Okay, so good day to each and every one of you. As promised, this will be our first video discussion for hospitality research. And for this video, we will talk about the chapters 1 and 2, introduction and review of related literature, since I told you guys that this will be our requirement for prelims. So I hope that you will take down notes, or at least you will listen to this video instruction or video discussion properly para medyo magets ninyo kung paano nga ba ang magiging proseso natin sa paggawa ng research. So without further ado, let's begin. If you will see here, ito nga palang naka-view ngayon sa screens ninyo. This will be the template that we will use for research. So every format that you will see here, kung paano inorganize yung mga segments, kung paano inorganize yung mga contents dito sa paper na to, ito rin po yung gagamitin ninyo. Same format din kung nakikita nyo, no? We have here consistent po ang Times New Roman sa paper na ito. So Times New Roman din, TMR ang gagamitin ninyo na font. Font size is 12, lahat yan, font size 12 Times New Roman, and the spacing is double spacing po. Hindi lang nakalagay dyan, pero double spacing yan dapat. Ayan, double spacing. Okay lang kahit yung space niya na after is 0, no problem. The important here is the line spacing 1, and dapat double siya. And then, if you will also notice, everything that you will see here, lahat ng text dyan ay justified. So, justified din po ang kailangan na meron tayo doon sa paper na gagamitin ninyo. Okay. So, the first page that we have here is the title page. Title page natin, ganito rin ang inaasahan ko na magiging format ng title page ninyo. And for the title siguro, sige, let's check this one by one. I know I asked you guys already to prepare topics, no? To think of the topics that you want to tackle for your research. And with that being said, we will now move forward to the next step of research, which is formulating your title. Actually, your title, you can do this any... You can edit your title anytime you want. Pwede nyong i-edit ito ngayon habang nagsisimula kayo. Pwede nyong i-edit ito habang sa kalagitnaan tayo ng semester. And you can still edit this after you finish the whole research itself. Why? Kasi along the way, when you will progress through this, when you will progress through research, makikita ninyo na marami kayong mga babaguhin sa mga original na ideas ninyo. Oftentimes, you have to adjust accordingly kasi paminsan-minsan nahihirapan tayo since marami tayong mga subjects pa na pinag-uusapan o marami pa kayong subjects na inaaral. Time constraint is also one factor. So, naniniwala ako na magbabago-bago pa yan throughout the rest of the semester. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo na gumawa ng title pa lang sa ngayon. Ang gusto kong ituro ngayon sa inyo ay paano mag-construct ng title for your research. So, if you will see here the title of our research, back then, this was my groupmates ng college, this was way back November 2015. Makikita nyo yung title nito, The Effectiveness of Social Media as a Platform for Food and Beverage E-commerce among Postgraduate Students of University of Santo Tomas. Actually, the original title of this one is Instagram. Instagram po kasi talaga ang pinaka naging social media application na ginamit namin dito. Sadyang yung naging panelist kasi namin back then was a boomer at hindi niya alam yung social media. Hindi siya masyadong maalam dito. Kaya pinapabago niya yung term. Pero still, Instagram is what we use. And Instagram is what I will use for this, for this video. So, nalala nyo, diba, sabi ko sa inyo during our first meetings for research that we have, or you can do three kinds of research for your college years. We have research about effectiveness of a specific topic. We also have research about a comparative study. So, comparative study between two independent variables. And we also have a descriptive kind of research.
wherein you will just simply describe a specific topic or a specific phenomenon that is happening in our industry. In this case, we chose the effectiveness. So, sabi ko sa inyo, if you will look for the effectiveness of a specific topic, madalas ang gagamitin natin dito is quantitative study. Ang gagamitin natin na data gathering procedure is survey. So, survey din po ang ginawa namin dito. Now, so yun, no? The first element of the title is the background or the design of your research. Para malaman ng panelist natin or malaman ni reader na title pa lang, alam na niya kung anong design ang gagamitin ninyo for your research. Next, the effectiveness of Instagram. Ito po talaga yung ginamit namin na term sa title namin. If you will change it to social media, it will have drastic changes. Kasi social media as it is very, very general. It's very, the topic's very wide. Kung makikita ninyo, meron dyan yung Facebook, meron tayong Twitter, yan nga yung Instagram. Nowadays, also emerging na yung TikTok, ano pa ba, Snapchat. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang social media na sites. Pero if you will choose social media as part of the title, marami kayo ngayon kailangan i-cover na social media applications. Pero since we are in the college years and what we are doing right now is considered as baby thesis, ayoko na kayong pahirapan at huwag nyo lang pahirapan din ang sarili ninyo. As much as possible, the number one rule in titles is simplifying. Simplifying your title. And what do I mean by simplifying? You try your best to identify specific details about your research. Kasi we have to be specific as much as possible here. So, pagpili kasi natin yung term na social media, marami tayong klase ng social media na pag-uusapan. Pero, kung pipiliin lang natin dito is Instagram, mas konti ngayon yung lawak na kailangan nating i-cover. Mas konti lang ngayon yung kailangan nating i-research or kailangan nating pag-usapan. Kaya, you try your best to be specific as much as possible. And then, next, kung makikita ninyo dito naman, platform for food and beverage e-commerce. So, the wording itself, no, ginamit namin dito yung term na platform kasi gusto naming malaman ng reader ng title namin kung paano namin titingnan yung pagiging epektibo ng Instagram. Platform for food and beverage e-commerce. We did not indicate here na e-commerce lang. Or ano, kasi kung e-commerce lang ang ilalagay namin dyan, mawawala yung essence ng study namin for hospitality. And aside from that, mas magiging malawak ulit ang pag-uusapan namin. E-commerce covers a lot of brands, a lot of industries. Nowadays, no, especially nowadays, mas maraming businesses talaga ang nakadepende na rin sa e-commerce natin. So we tried our best to be, yun nga, number one rule, simplify and be specific. We specified here that the focus of our title or the focus of our research is for food and beverage businesses only. So, sa bentahan lang ng pagkain at ng inumin online. So, yun. Nakalagay dyan, the effectiveness of Instagram as a platform for food and beverage e-commerce. We indicated here e-commerce para nakalagay na what we are trying to research upon is the whole topic of e-commerce itself. So kasama na dito yung marketing, kasama na dito yung advertising, kasama na dito yung delivery ng pagkain, yung quality ng pagkain. So in-specify namin dito that yung study namin focuses on the entirety of e-commerce. We don't just focus on marketing. We don't just focus on delivery. We don't just focus on quality. We focused on the entirety of e-commerce. We were confident enough that we can do this, kaya we chose the entirety of e-commerce na lang.
next part of the title, you will see here among postgraduate students of University of Santo Tomas. Since our topic is, since our research is a quantitative research, and the data gathering procedure that we will use is survey, or mga yun nga, survey, pagliligom ng mga responses from many people, we indicated here the population wherein we want to have our study, or kung sino yung mga kukunin namin na respondents para sa study namin. Kasi if we will put here among millennials, yan, tama ba spend ko ng millennials? Mamali. Yan. So if we will put here millennials, so effectiveness of IG as a platform for food and beverage e-commerce among millennials, napakalawak na naman ng aming title. Kasi millennials are global, di ba? There are all countries across the world contains millennial people. Kaya millennial as it is very broad, very general. Now, if we will put here millennials residing in Manila, it will be a little bit specific na. Kasi ngayon, mas lumit yung coverage ng study namin at napunta lang kami sa Manila. Manila lang ang pag-uusapan natin dito. At mas madali ngayon yung gagawin naming research. Pero kasi Manila is still large for college students. Tandaan nyo, no? We are college students. You guys are also college students. And naisip namin na kung i-cover namin yung millennials ng buong Maynila, marami kaming kailangan hingan na respondents. Kasi maraming millennials na nakatira sa Manila. Kaya we still tried our best to simplify the respondents that we will use for this research. And naisip namin, sino nga ba yung mga millennials na pwede naming kausapin habang kami ay college students pa lang. Isip namin, postgraduate students of University of Santo Tomas. So in this way, naging convenient siya on our end na maghanap na lang ng mga students na naka-reside doon sa school kung saan kami nag-aaral. Kasi postgraduate students are also considered as millennials. Kaya mas madali kami nakakalikom ngayon ng research. Mas madali kami makakalikom ng responses. Kaya yun po yung ibig sabihin ko when we say simplify and be specific. Yun po ang paggawa ng ating title. So I hope kahit paano meron kayo natutunan dito. Next, we'll now move forward. You don't need to have acknowledgement during our prelim defense. Okay lang kahit wala pa yung acknowledgement part, wala pa tong approval sheet, okay lang yan. Abstract, kahit wala pa din yan, by the end of the research pa kayo makakagawa ng abstract for sure. And then table of contents, ito kahit sa last part na lang din bago kayo mag final defense. Pero punta tayo ngayon sa chapter 1 natin. Problem and its background, or the introduction. So chapter 1, we will name it the problem and its background. Now, sorry. We have here introduction and background of the study. Sir, ano nga ba ang pinagkaiba ng introduction and background of the study? If you will see, no, in essence, halos pares lang naman siya. It provides information about the topic that you will focus on in your research. Pero, if you will know the difference between the two, meron po siyang pinagkaiba talaga. Ang introduction natin is mainly focused on answering the questions what? Ano? Ano ang research ninyo? What is it all about? You will identify the yun nga, no? what your research is all about, definitions of terms, or definition of some things that you want to be clarified palang first and foremost. Pwede nyo rin dito ilagay kung
ano yung mga ginamit ninyo na, or ano yung mga contents ng ibang segment ng research ninyo. Like a summary of some sorts. You can put here some words from your methodology, some words or phrases from your conclusion. Pwede nyo itong baguhin pa hanggang chapter 5. Pero, ang una pa lang na kailangan nyo gawin dito na ilagay is answering the question, what? What your research is all about. Try your best to have one page intended for introduction or 1.5 pages intended for introduction, just like this one. Feeling ko naman magagawa nyo yon with double spacing. Magagawa nyo yan. And then next, we have the background of the study. And when we say background of the study naman, this usually answers the question, why? Why you want to do this research? Bakit? Ano yung meron dito? And dito rin po sa background of the study, madalas natin nilalagay yung mga other researches about your topic. Mga research na pwedeng sumuporta para sa ano, sa topic mo. And to tell you honestly, dito pa lang maganda na naghahanap na kayo ng other researches na related doon sa topic ninyo. Kasi pwede nyong gamitin yon parating sa chapter 2 natin, which is yung review of related literature. So again, introduction, you answer the question what, and you can also put here some summary of the contents of your research. And then next, you have the background of the study. This answers the question why. Why you want to do your research? Ano ba ang meron sa field na ito? Ano ba ang meron sa topic na gusto natin pag-usapan? And you can also put here, or you should also put here in the background of the study, supporting articles or supporting research about your topic. Para dito pa lang, magkaroon na kayo ng background. At dito pa lang sa background of the study, magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung pwede nyong ilagay na related literature doon sa chapter 2 natin. So, try your best as well to do this with 1.5 pages. Dito, ginawa namin, haba ng background namin na 2 pages, more or less. Pero okay lang dito kahit 1.5 pages lang. As long as, iwasan nyo lang siguro magkaroon ng 1 page lang for intro and background. As much as possible, 1.5 pages. Para malaman naman ng ating audience na, kasi syempre pag nakita nila na maikli lang yan, iisipin nila na maybe this research is poorly constructed. Pero kung makikita nga na marami kayong mga supporting details na ilalagay dito, mas maganda. Next, you have here the statement of the problem. Sa statement of the problem naman, dito yung isa sa mga pinaka-importante na part ng chapter 1 natin, yung SOP. Kasi statement of the problem will be the backbone of your data gathering procedure. Kung ano yung data na kailangan ninyong kunin. Dito kasi sa statement of the problem, maaangkla yung mga questions na gagamitin natin for our research to gather the data that we need. Kaya maganda na itong statement of the problem po ay kinoconsult natin sa ating magiging mga thesis advisors, or kung ako man yung magiging thesis advisor na, mukha ako din naman magiging thesis advisor ninyo, consult your statement of the problem to me para alam natin kung ano yung mga data na kailangan natin kunin pagdating ng chapters 3 and 4. Now, one example of why SOP is relevant, you can see here. Ayan, tingnan nyo to. First, the question we have here is, what is the socio-demographic profile of the respondents? I will discuss this to you, this question. Kasi mahirap i-handle itong question na to sa methodology and sa chapter 4 natin. So, dito sa mga previous research na hinandle ko, pinatanggal ko tong question na to. Kasi this will result into a correlation. So, didiscuss na lang natin yan later on. Pero, I want you guys to focus on questions number 2 and 3.
how do respondents rate the level of effectiveness of Instagram in terms of these three categories? Advertisement of food and beverage products, e-commerce, and overall satisfaction. So, kung titingnan nyo po ng maayos itong question na to, nakalagay dito na gusto namin malaman kung paano nirate ng mga respondents namin yung level of effectiveness. Since we want to get the effectiveness of Instagram as a platform for e-commerce, for F&B e-commerce, yun yung gusto naming makuha sa aming mga respondents. But we now identified kung ano yung mga pagbabasihan nila para malaman nila kung saan nila irerate yung pagiging effective ng IG. Siyempre, kung ibibigay ko sa inyo yung task, no, kung tatanungin ko kayo, gaano ka-effective ang Instagram sa inyo as a platform for e-commerce? Mapapatanong kayo ngayon sa sarili ninyo, ano ang pagbabasihan ko? Saan ako magbe-base para malaman ko kung effective nga ba ang IG as a form for e-commerce? Kaya ngayon, in-identify na namin yung tatlong ito. Advertisements, e-commerce, and overall satisfaction. And if you will see here in our questionnaires, ganun din po ang ginawa namin. Ito yung number 2, oh. Effectiveness of Instagram in terms of advertisements, e-commerce, and overall satisfaction. So, ganun din. Ganun din yung ginamit namin na outline para sa aming magiging survey. Kaya ngayon, importante na kung level of effectiveness din ang gagawin ninyo or comparative study man yan ang gagawin ninyo, make sure that you will identify the necessary information wherein they can make a reference into. Lalo-lalo na kung naghahanap kayo ng level of effectiveness or kung meron kayong gustong i-prove dun sa respondents natin. So, important na kung meron kayong gustong i-rate nga or meron kayong gustong malaman kung effective ba siya or hindi, binibigyan nyo sila ng information kung ano yung mga pagbabasihan nila ng pag-rate. And then next, is there any significant relationship between the level of effectiveness of Instagram to the social demographic profile? Ayan, pina-remove ko rin pala itong question number 3. Question number 2 lang yung didiscuss ko dun sa mga previous research ko. Kasi, question number 1 here talks about social demographic profile. And yung number 3 naman po is gusto naming malaman kung meron bang kinalaman ng age, gender, and college dun sa level of effectiveness ng Instagram. It's a correlative study. Gusto naming malaman kung meron bang relasyon ang dalawang independent na variables na ito. Kung nakaka-apekto ba ang age sa level of effectiveness, kung nakaka-apekto ba ang gender sa level of effectiveness, kung nakaka-apekto ba ang college ng isang tao doon sa level of effectiveness. Kaya yon. Kaya ako pina-remove yon sa mga students ko before kasi correlative study yung ginawa namin dito. And correlation is usually tackled in harder parts, harder levels of research. Pag nagma-masters kayo or pag magda-doctorate kayo or kung meron kayong specialized course about research, dun yung malalaman yung correlation. And I want to simplify your life kasi. Kaya gusto ko sana as much as possible na i-remove na lang yung correlation sa research ninyo. Pero if you really want to have correlation sa research nyo, pwede naman, inform me para pwede ko kayong matulungan. Pwede ko kayong turuan about correlation, yung Pearson's correlation natin. O ito pala, bibigyan ko kayo ng pahapyaw sa Pearson's correlation. Chapter 3. Okay, here. Chapter 3, data gathering procedure, participants. Ito, statistical treatment of data. Kasi kung mag-focus lang kayo doon sa data gathering procedure niyo na survey, tapos tatanggalin niyo yung correlation doon sa study niyo, ang gagawin niyo lang is percentage formula para sa data niyo. And really, very, very,
Very, very, very simple lang po ito. Pero, ito yung mga makikita ninyong images. Ayan. Pag magkakaroon tayo ng correlation sa ating study. Kasi we will use Pearson's correlation formula. Para malaman natin kung meron bang relasyon ang dalawang independent variable na gusto nating tingnan. In our case, gusto namin makita kung meron bang kinalaman ng age ng isang tao or gender ng isang tao or yung college ng isang tao sa pagre-rate ng level of effectiveness. Two independent variables and you want to see if there is a relationship between the two. Pero kung mag-focus lang kayo doon sa pinaka-topic nyo mismo and you try to avoid correlation, madali lang din ang magiging buhay ninyo at mas madali ang magiging research ninyo. Percentage formula lang din ang kailangan ninyong gawin. So now, we'll go to hypothesis. Sometimes, hypothesis is nire-remove na ng mga researchers kasi it's somewhat redundant na. So if I were you, okay lang din naman kahit tanggalin nyo na tong hypothesis natin. Pero if you really want to include an hypothesis in your study, ang simply put, hypothesis po is a smart guess or intellectual guess. Nang huhula si researcher ngayon kung ano yung pwede mangyari by the end of the research. And in this case, nakalagay dyan, in this study, the researchers are assuming that with the collected data, it will be proved that Instagram is an effective platform for e-commerce. So dito inisip namin na magiging effective na platform yung Instagram for e-commerce. By the way, if also you noticed, we don't use here first person perspective. Lagi tayong third person. Wala kami ginamit dito na we or we are. We the researchers, walang ganon. Ako, yung I am. You, mga ganon, wala. Most of the time, what we use are third party perspective. The researchers, the respondents, the statistician, the thesis advisor, and so on and so forth. Always third person po. Next. Significance of the study. This, you can also omit, pero I want to put this in your research kasi gusto ko makita ninyo or gusto ko ma-identify ninyo kung gaano ka-importante yung research ninyo, especially for the individuals who will be benefiting in your research. In our case, ang mga na-benefit po ay mga entrepreneurs, mga consumers, mga food enthusiasts, and researchers as well. And future researchers. So here, you will put here sino nga ba yung mga pwedeng makinabang doon sa research ninyo. Next, one of the most important part as well of chapter 1 is scope and limitation. This po, hindi ko, never ko makakalimutan yun, yung turo sa akin ng isang teacher ko. This was way back our high school days. And magde-defense kasi kami doon sa harap niya. And sabi niya sa amin, One thing that you can do, no, whenever the times na magde-defense kayo and masyadong out of this world yung tanong ng inyong panelist, you can safely say to him or her na, sir, ma'am, with all due respect, that question is beyond our scope and limitation. Kasi ano nga ba ang nakalagay sa scope and limitation? From the term itself, it limits your study. Kung hanggang saan lang ba talaga ang study mo. Kaya nga dito sa title namin, we already tried our best to be specific as much as possible. Kasi ayaw natin na may mga general ideas dito sa title natin. And itong scope and limitation po, yung susunod natin na pananggalang or shield doon sa mga bida-bida na panelist natin. When we say scope and limitation nga, kung hanggang saan lang yung i-cover na topic ng research mo. In our case, social media application that was used for gathering of the necessary data is Instagram only. No other social media applications were used and there were no comparisons involved between IG and other social media applications. Dito pa lang, sinabi na namin na IG lang
ang focus ng study namin, wala nang iba pang social media application at hindi kami nagkaroon ng comparison o hindi kami ng comparative study. Effectiveness po ang hanap namin. We also limited here or the scope na ang participants namin ay mga postgraduate students lang. Sila lang ang magpa-participate sa study namin. Wala nang ibang colleges pa at wala nang ibang school pa ang magpa-participate sa study namin. And yan pa, in-identify pa namin kung ano yung three colleges na yon na nasa, nasa grad school namin. Faculty of Medicine Surgery, Faculty of Civil Law, and Graduate School. And then lastly, we have your definition of terms. The terms that you will put here in the definition of terms ay yung mga salita na tingin ninyong hindi agad-agad maiintindihan o hindi alam kung anong reference. Halimbawa, nakalagay dyan, di ba? Like. Pag like has many, many, many different meanings. So, ano yung naging context? Ano yung naging context namin? Ano yung naging context namin pag ginamit namin yung like doon sa mga next few chapters na gagawin namin? Halimbawa, nakita ni reader na may like doon sa chapter 3 or chapter 4 namin, presentation of data. Meron doon mga likes nakalagay. Hindi niya alam ngayon, ano ibig sabihin ng likes na to? Ano yung context ng researcher when they used this term for this research? Doon sila ngayon pupunta sa definition of terms. So, sa definition of terms po, yung mga salita na ilalagay niyo dito ay yung mga terms na baka mahirapang maintindihan yung reader natin kung anong context ang ginamit natin doon sa paglagay natin ng salita na yun, or baka may mga terms kayo na bago sa pandinig ng mga readers na gusto ninyo i-define dito pa lang sa chapter 1 natin. So yun lang ang chapter 1 natin. We will now proceed with one of the hardest parts of research. Kaya gusto ko ngayon pa lang prelims, ginagawa na natin to. Kasi baka mamaya, kailangan nyo pang i-work to hanggang finals. So, review of related literature and studies. What do we do here? Ano ba ang meron sa RRL or Review of Related Literature? Ang pinakalayunin po ng chapter 2 natin is to provide related or provide supporting documents, provide supporting literature about your topic. You guys are researching about a specific topic and of course, magdedepend kayo ngayon sa mga data na makikita ninyo sa internet most of the time. And of course, kailangan itong mga mahanap natin na supporting documents or supporting literature ay ilalagay natin dito sa ating research. So ano nga ba yung mga accepted na literatures natin? Yung mga pwede natin ilagay dito. Books are is a essential part of literature. At hanggang ngayon, to be honest with you, yun pa rin talaga yung mas magandang gamitin na literature. Books po talaga. We also have magazines, pwede rin po. We also have newspaper articles, pwede rin po yun. We also have journals, kung meron journals, essays, kung meron mga professional essays na makukuha kayo. Research, mga other theses or other research na makikita ninyo sa net, pwede nyo rin pong ilagay dito. At kung meron man kayong makikita sa internet, pwede rin po yun. Pero hindi lahat ng makikita nyo sa internet ay pwede nyo ilagay dito as RRL or Review of Related Literature. Madalas po, yung mga ilalagay natin dito na literature ay na galing sa internet ay yung mga mula sa credible sources. Again, not all websites present nowadays in the internet provides factual or provides an intellectual data. Most meron siguro dyan magbibigay sa inyo ng fake news. Very rampant ang pagkalat ng fake news natin. Or meron man dyan siguro magbibigay lang ng opinions nila na hindi naman talaga ginawa intellectually. Opinions lang nila and walang supporting or walang bigat
yung mga salita. So dapat po kung maglalagay kayo dito ng articles from the internet, ay make sure that it is coming from a credible source. Ano nga ba yung mga credible source na pwede nating makuha? Newspaper, news websites such as ABS-CBN or GMA, pwede. Ano pa ba? Si Rappler, kahit marami siya ngayong issues na hinaharap, they are still considered credible kasi journals or journalists ang mga nagpapatakbo ng Rappler. So kahit marami siya ngayong issues na hinaharap, they are still considered credible. Ano pa ba? Yung Philippines, aside from news siguro, one thing that you can make sure of na credible yung source ng article ay dahil merong author. Mahalaga na yung makikita ninyong article online, whether news man yan or other websites, make sure na merong author. And mahalaga na meron ding year kung kailan na-publish yung article na yon. Kasi dito po sa RRL, kung gagamitin man natin yung mga literatures na yon, ay dapat maglagay tayo ng citations. And for the citations, how to properly do citations, so bibigyan na lang din ako ng additional learning materials for that para alam niyo. APA format ang gagawin natin for this research. Now, RRL. So, makikita niyo diyan, ayan, this is an example of citation. This is also an example of citation. Ano pa ba? Ito rin, part of citation as well. And meron akong gustong iyan sa inyo, ipakita dito. So parang wala ata kaming ginawang ganun. Okay, pero tinanong natin mamaya. Citations. Kung mapapansin ninyo, or if you will give some time to read itong RRL namin, meron man kami ditong kinopy-paste from the actual research itself. Pero kung meron man kaming ika-copy-paste dito from the actual article, ginagamitan po namin ng quotation marks like this one. This means na itong phrase na to ay nanggaling sa article ni Herman 2014. Meron kami nabasa na article ni Herman way back 2014 at kinopy-paste namin yung actual phrase na ginamit niya doon sa article natin. If you will not do that, if you will just simply copy-paste the whole article, you can be charged of plagiarism. Kaya napaka-importante po na alam natin kung paano magbigay ng cite ng proper citations doon sa mga articles na gagamitin natin. So if you will copy paste again certain phrases from the literature that you saw, make sure that you will use quotation marks such as this and you will give proper citations such as this. Pero most of the things that we included here ay hindi copy paste din naman. Madalas ang ginagawa kasi namin dito, pag meron kami nakita na literature na, ay wait lang, pwede to ah, angkop to para sa research namin. What we will do is to read the literature, alamin kung ano yung summary niya, and then we will share it in RRL based from our own words, based from our own understanding. Tapos, nilalagay na lang namin dito yung citations nila na Lux 2011, ibig sabihin yan, para malaman ng readers natin that the information that we gave not just solely dependent on us, on our minds, pero meron kaming pinagbasihan na actual related literature. Kasi tatandaan ninyo, if you will give your own opinions, if you will give your own understanding here, without any supporting literature, without the RRL itself, wala kayong credibility. Guys, we are still college students.
walang credibility lahat ng sasabihin natin, walang bigat kasi college students pa lang tayo eh. So very important na nilalagay natin dito yung mga RRL natin, or very important ang RRL sa research kasi this will give support doon sa ating claims. If titingnan ninyo, if you claim something na wala namang basehan, if you will claim something na wala ka namang basehan, walang pinanggagalingan, walang kwenta yung claim mo. Pero kung meron kang i-claim na merong supporting facts, merong supporting documents, merong supporting na related literature, mas mabigat ngayon yung iyong salita. Mas mabigat ngayon yung iyong claim. Kaya very important that we really dive into deeper sa mga research kasi in the end, no, tayo lang din naman na maapektuhan. Kasi pag hindi natin alam kung paano nangyayari itong mga bagay-bagay na ito, maaaring maapektuhan din ang ating decision making, especially for our future. So yun, balik tayo sa study natin. Again, kung mapapansin nyo, halimbawa dito sa paragraph na to, walang quotation marks. So ibig sabihin, wala kaming ginamit dito na copy-paste directly from the article of Lux 2011. Ang ginawa namin dito is meron kaming kinuha na idea doon sa article niya, and then we paraphrased it, we changed it into our own words, into our own understanding, while still giving respect to the actual writer of the article, which is Lux 2011. So yun po ang paggawa natin ng RRL, and sana maganda din kasi na ganun yung magiging ano nyo, yung magiging magiging paraan ninyo sa paggawa ng RRL natin, na hindi lang kayo basta-basta nagka-copy paste, you also try to understand what you are trying to put here in RRL, kasi lahat po ng ilalagay ninyong literature dito ay very essential sa paggawa ng inyong research. Now for RRL, you can divide this into two, you can simplify it into two segments. Minsan may mga nakikita akong research na ang chapter 2 nila is very simplified. Okay? And then ang segment lang nila for RRL is local literature and foreign literature. So dinistinguish lang nila yung mga nakuha nilang literature here in the Philippines and yung mga nakuha nilang related studies from different countries. So pwede naman to. Pwede niyong gawin tong ganitong RRL na ang segment lang niya is division of local and foreign literature. Pero pwede rin naman din kasi na gawin niyo itong ginawa namin dito sa aming research wherein we tried to segregate the ideas of each literature. Inalam muna namin, kinategorize namin kung ano yung mga pwede namin gamitin na literature for introduction, such as this, Instagram, history definition and its uses. We also have here e-commerce, benefits and impacts, and then, ano saan pa ba? And Instagram as a platform for e-commerce. And alam ko meron pa dito. Ito, consumer characteristics and behavior. Yun ang last. Tama, yun ang last. Okay. And kung makikita din ninyo, no, the segregation of topics here in RRL, ano siya? Step by step din. May proseso rin na nagaganap. First, we defined Instagram. Since this is one of the variables in our study. Again, we defined Instagram. We gave additional information about Instagram since this is one of our variables. Isa to sa mga elements ng study namin. Next, we gave description or supporting documents about e-commerce since this is also a part, an essential element of our topic. So kayo din, syempre meron kayong mga topics nga na tinitingnan na ngayon. And meron din, of course, malamang sa malamang, mga specific elements
ng research ninyo. So dito sa RRL, pwede kayo magbigay ngayon ng additional information about these elements. And the next is Instagram sa platform for e-commerce. Ngayon, now that we gave definition doon sa mga very important elements ng aming research, we now merged the two elements. Since yun naman din talaga ang plano namin pag-usapan dito sa research na to, Instagram as a platform for e-commerce. And then lastly, we have here a segment for consumer characteristics and behavior. Since our research is focused on the consumer buying behavior, kung paano nagde-decide yung customer na bumili. Kasi nga, diba, ang pinag-uusapan namin dito is the level of effectiveness of Instagram. So, ibig sabihin, gusto namin malaman kung ano nga ba ang nagpapadecide sa isang tao para bumili at ano ang nagpapadecide sa isang tao para malaman na satisfied siya doon sa kanyang biniling produkto. Kaya meron kami dito ang consumer buying behavior. Pero, yun, if you can include something about your respondents as well, pwede mong ilagay dito sa part na to. Okay. So, punta na ngayon tayo doon sa mga articles, literatures na pwede nyong gamitin. Tulad nga nasabi ko kanina, books are very, 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 very credible source of information. Articles, news articles, magazines, journals, pwede po yun. Essays, pwede rin po yun. Pero alam kong lahat kayo ay pupunta sa internet for this. And if you will look into internet nga, make sure na credible yung website na kukunan nyo and make sure na merong author yung pagkukunan ninyo. Kung wala namang author yung pagkukunan ninyo ng information, make sure that the website wherein you will get that literature is a legit company. And what do I mean by legit company? It's a company or it's a website specifically intended for a specific organization. Na hindi lang siya basta-basta ang ginawa na website to spread opinions or to spread unreliable facts. Make sure that the website itself is credible. Make sure na yung background ng website ay maganda rin, na credible din siya, and it is run by professionals. And then also, it is important that the literature that you will use for your research is within the span of 5 years from the current year where we currently live. So today is 2022, ang year natin ngayon. So 5 years from 2022, you have 2022, 21, 20, 19, 18. So hanggang 2018 lang po ang pwede nyong ilagay dito na research. Kung mapapansin ninyo, 2015 ang research na ginawa namin. So madalas makikita nyo 2011, 2014, 2011 ulit. And then, meron kayong makikita 2009 dito. Meron nga rin actually, nakita nyo rin sa ibang, 2007 meron. Sa 2007? Pakita ko ba sa inyo yan? 2007. Hindi ko alam kung meron pang 2004. 2007 ulit, 2007. Pwede rin naman yan. If really wala ka na talaga makita na related literature within 2018 to 2022, pwede ka rin naman maghanap ng outdated na research. Pero make sure that you try to minimize the amount of literature that you will put na medyo outdated na. Kasi since it is an outdated, research kasi is an ever-developing cycle of intellectual studies. Lagi nagpo-progress yan. So, yung mga research na matagal nang nag-e-exist, halos wala ng credibility yun. Kasi nga, nag-grow tayo sa research eh. Every year, may mga panibagong research na lumalabas. Every year nga, na may mga
bagong developments about specific topics. So, kung meron man kayong makikita na outdated na research and you want to use it for your RRL, pwede rin naman as long as you try to keep it in a minimum. Next, pag-uusapan natin next dito ang conceptual framework. Dito papasok yung sinasabi natin na since mga estudyante pa lang tayo, pag meron tayong i-analyze na topic based from our own learnings, yung opinion natin about that topic is not that credible. Hindi siya ganun ka-reliable. And dito papasok si conceptual framework. Conceptual framework po kasi, ito yung ginagamit natin na framework para pag i-analyze na natin yung data pagdating ng chapter 4, meron tayong pagbabasihan. Kasi again, if we will just analyze the data from our own understanding, walang credibility yun. Since estudyante pa lang tayo, ano bang alam natin dito sa field na to? Ano bang alam natin sa field ng consumer behavior approaches? Wala naman tayong alam dyan sa field na yan. Ano bang alam natin sa consumer buying behavior aside sa definition niya? Wala naman talaga tayong expertise dito. Kaya hahanap tayo ngayon ng framework na makakatulong para mas ma-analyze natin ng mabuti ang ating research. Hahanap tayo ng tulong doon sa mga frameworks na makikita ninyo sa internet na pwede ninyong gamitin at pwede makatulong sa inyo sa pag-analyze ng inyong data. Nakalagay dito ang unang opening namin sa opening namin sa line ng conceptual framework. After collecting all the data required, it will be analyzed with the use of Jeff Bray's consumer behavior theory approaches and models. And then we further gave additional information about the theory itself para alam ni reader kung ano yung pagbabasihan natin ng ating analysis of data. After the analysis of the data gathered, the resulting output expected by the researchers is the determination of the level of effectiveness of IG. Kung titingnan ninyo, tatandaan nyo, no? We have here, for example lang, Jeff Bray's consumer behavior approaches, economic man, psychodynamic, behaviorist, and cognitive. Kung makikita ninyo, chapter 4. Okay. Ang dami, no? Gagawin nyo rin yan sa inyong research. Okay. Ayan, interpretation of data. For the interpretation of the data gathered, we used Jeff Bray consumer behavior approaches in understanding the data. Ginamit pa rin namin dito, since yun yan, sabi ko sa inyo, if we will now interpret the data that we will be gathering, we will try to look for a framework that could help us interpret the data. Since if we will just interpret it on our own, based from our own understanding, wala pa tayong credibility. We are just students. So ano ba ang meron pag binigay natin yung opinion natin? Does it mean that it is a reliable source of an answer? Di ba hindi? Mas magre-rely ka sa understanding ng mga professionals, ng mga intellectuals. Kaya mas maganda na hihingi ka ng tulong from the frameworks that you can find in the internet to help you interpret the data para mas mabigyan kayo ng understanding doon sa topic na gusto ninyong itackle. So, yun po ang conceptual framework natin. It is important that when doing conceptual framework, alam ninyo kung ano yung essence ng study nyo. Kasi sa amin, nalaman namin na yung essence ng study namin ay consumer buying behavior. And yun din, pwede rin kayong maghanap ng other forms of intellectual frameworks na gawa ng ibang tao, or baka meron kayong makita na article na pwedeng makatulong pag-interpret ng data ninyo. Dito nyo ilalagay yun sa conceptual framework. And then lastly, for chapter 2, we have here the synthesis. And when we say synthesis, simply put, ito po yung summary ng chapter 2 ninyo.
dito po pwede kayo na maglagay ng mga copy paste from ano from your review of related literature, or kung di man copy paste, kahit kung ano lang yung mga pagkakaintindi ninyo doon sa chapter 2 ninyo, and with your conceptual framework as well, ilalagay niyo po yon dito sa synthesis, the summary ng chapter 2. So, with that being said, I hope na meron kayo natutunan kahit papaano sa ating video discussion. Mag-iingat kayo palagi, and let me know if you have questions. Goodbye, and thank you. Mag-iingat.